Ayan, magandang hapon po mga kalingap. Nandito po tayo ngayon sa Provincial Hospital. May dadalawin po tayong senior citizen na vlog natin. Ayan, nabalitaan ko po na sinugod daw po sa ospital. May dala tayong putas. Konting putas. Para kanya. Kumustahin po natin kung kamusta na si Tatay Bonifacio. Naalala nyo? Dalawang senior citizen, si Nanay Nora at si Tatay Bonifacio, yung mag-asawa. Ngayon po si Tatay Bonifacio, nasugod daw po sa ospital. Alamin po natin anong nangyari. Tara na po. Galing tayo dito sa parking. Papunta na tayo dun sa ward kung saan naka-check-in si Tatay Bonifacio. So, samahan niyo po ako. Asawa ni Tatay Bonifacio, ayan po. Nanay Nora pala. Nanay Nora, sorry. Pasensya na po kayo, hindi ako makapagana dahil bawal dito sa ospital. So sa kanila lang ako nakaharap para mag-break. Ano po nangyari pala kay tatay? Masakit po yung chin niya. Yung chin niya, mukul lahat sa tubig. Ay, punak po siya para siyang ulam na, para hindi na siya natatawa sa sarili. Wala na siya sa sarili. At si second child, namamanas po siya ay? Ang lagnat po niya ay mataas dati. Ayan o, nakikita ko yung kamay niya, namamanas o. Oh, namamanas. Pinalabas naman kami ng doktor at pula daw ibang remedyo ito ay opera. Nang ipapa-opera ni. Ay sabi nga ni doktor ay yan po niya, palalabasin ko na kayo. Kung gusto niyo ipa-opera, sa Maynila kayo pumunta. Pero niya, ang sinasabi ko sa iyo, kaya niya si tatay, isasalang pa lang, baka niya mawala na yan. Oo, kasi sa edad niya. Sa edad niya, oo. So, mas mabuti na sa bahay na lang siya makasama niyo. Siya nga po. Sinusumpong ko. Hindi ko kaya. Ha? Sinusumpong ko yan ay nalalakas yan. Tapos gusto na nga yung pagbukso kanina. Iba na ang salita niya. Mauwi na daw siya. Hindi ko yung umauwi tayo, tatapusin lang ang mapin natin dito sa ospital. Sabi ka ko ng doktor ay umuwi na ako, malabas na tayo. So yun lang ang remedyo, ma-operahan. Pero sabi nga ng doktor, ang doktor na nga nagsabi. Opo, ang doktor na po nagsabi na nasa inyo niya kung pa-operahan niyo. Pero niya sinasabi ko sa iyo, isasalang pa lang niya si tatay. Baka niya mawala na yan. Opo, kasi yung sakit niya komplikado na kasi nga depende sa edad yung operasyon. Saka yan, papipirmahin kayo ng waiver dyan. Yung malala na daw po ay kung bituka niya yata ay ano po yung bituka niya, yung connection daw po sa puso. Sino ang kasama niyo dito? Ako lang po. Ay, nasa mga anak niyo? Ay, nagpunta man dito kahapon, nagbisita lang. Sabi ko nga, ay samahan naman ang anak niyo at hindi ko kaya si papa mo. Siyempre, kung saan mapunta, mabiling makuha ng gamot, makuha ng pagkain. Eh, ibig sabihin yung gamot, meron naman para... Meron naman pong gamot. Para saan daw yung gamot? Yan daw po sa chin niya. Para hindi sumakit? Pero ano lang siguro yun? Pain reliever lang siguro yun? Ano po, yung parang hindi nga nadadala. Nainom na siya. Kahit anong inumin yung gamot na binibigay, talaga hindi na ano yan. Hindi na dadala, talaga nasakit pa rin. Nataas pati ang lagnat niya. Tatakot ko, sabi ko, gusto ko nang iuwi ngayon na rin. At baka sumpungin dito. Eh, sulusulo naman ako. Yan problema, paano niya pa mauuwi? Eh, walang sasakyan? Walang sasakyan. Dapat dapat nakipag-coordinate sa barangay yung mga anak niyo doon? Siya po yung tatawagan sa kwasi, ano yan. Ipagkwan yun sa barangay. Sinakayan namin pagpunta namin dito, yun din. No, kawawa naman si tatay, oh, tignan nyo. Yan, namamanas na yung kamay niya at saka yung paa. Nihiklas po yung suwiro kanina. Ha?
yung paglakotan, pag sinusumpong po yan, parang wala siya sa sarili. Yung mga yaswiro niya tinatarantan. Oh, yung binlag ko siya, medyo normal pa eh. Yung po, normal pa. Diba? Na daw po kaya, cute na. Bakit daw pinatagal pa namin sa ganun? Eh, siyempre, sa kahirapan. Hindi naman basta-basta ganun kadali. Nagsabi ko ba ako sa iyo, gusto ko po ospital ito. At nagasakit daw ang dyan niya nga. Sabi naman ako sa mga anak ko, ay hindi naman ako maintindi. Ay nung talagang grabe na ang sakit niya, halos nagagapang na siya sa dinding. Ayun, ayun, nakadipa na siya. Siguro yung nahihirapan. Tinawag ko na yung panganay ko. Sabi ko, Risa, ipapa mo, tingnan mo. Ano na mangyayari niyan. At ayun, nasibot-sibot silang padala dito sa ospital. Ano sabi ng mga anak nyo? Ano ba? Susunduin daw ba siya? Hindi pa po namin nakakausap. Wala pang nakakontak sa kahit isa sa kanila? Kanina puntang hali, nagkontak ako doon. Oh. Ay, sabi, mapunta dito yung nagharid sa aming anak ko. Wala pa naman, sabi, umaalis daw doon tanghali. Wala pa naman ang oras na yan. E tapos na nga yung mga papel namin na ako yan. May pambigay na kami dyan sa labasan. Tapos na masakay na lang nga sana kami parehas. Yung sasakyan nga ay wala. Oh, kasi mahirap pa sasakyan doon sa inyo, paloob eh. Opo. Buti kung nasa highway lang kayo, walang problema. Buti kung may service at kung service, may service na taga-roon. Oo, oh, dapat yung barangay nga. Ang the best na masasakyan nyo dyan, barangay sana. Opo. Ayoko naman ang sana maghiga dito. Pag sinusumpo nga ito, hindi ko kaya. Tapos ano yung lagnat niya kanina? Tinuro ko na wala ng doktor yan. Hindi naman alis. Ngayon, wala na naman. Sumpong-sumpong nga ang lagnat. Ang sabi ng doktor, hindi na niya yan makaalis. Kaya na yan si tatay. Kaya kung hindi niya ninyo pa uupirahan yan, mag-intay na lang kayo. Ayun sa akin ang doktor. Yan po talaga yung mangyayari dyan. Ganyan na lang po yan. Kasi sabi nga, doktor na rin ang nagsabi, kung pa-ooperahan nyo man sa Maynila, eh, ganun din ang magiging resulta niyan, isasalang pa lang, eh, baka mawala na. So, ako tatanungin mo, Nay, ang masasuggest ko lang, hanggat nandiyan dyan siya, kasama nyo. Diba? Kaya lang sana madala na siya sa inyo. Siya nga po sabi, doon na lang sa amin. So, sige po, sino ba pwede kong makausap dito na mayroon cellphone? Sila? Sige, makikipag-coordinate ako sa kanila. Para kung ano, bukas pupunta ako doon sa inyo para sabihin ko doon sa mga anak nyo na sunduin na kayo. Ganun na lang. Or sige, tatawag ako si Gina. Si Gina, yung Gina Morales. Tatawagan ko na lang para noon kung sakali man baka masabi niya doon sa mga kapatid anak niyo, sa mga anak niyo. Kasi kawawa naman si tatay oh. Yan, namamanas na yung paa niya at saka yung kamay. Ito pong manas na ito, huwag lang po sanang umakyat. So, sabi ko nga, kakausapin ko kaka ang mga anak ko. Suporta lang nila ang kailangan ko. Wala bang ano? Wala ba sumusuporta sa inyo sa mga anak niyo? Bakit? Bigay lang. Ano yan? Wala man lang nagbantay dito sa inyo, sa mga anak niyo? Isa po yung naghatid lang sa akin dito. Oh. Nagbantay ng isang gabi. Pag-uwi niya, di na nakabalik-balik. Ako na lang na. Dami yung isasabi sa akin, eh, hindi ako dapat magbantay dito. Ako'y high blood naman. Ay, kung ako'y sumpungin naman dito. Di ba, paano na? Kanina nga ay sagit na masagit ang ulo ko. Yan, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Ang tanging maitutulong ko sa ngayon ay tawagan yung malapit do sa mga anak nyo. Okay. Ganun ang gagawin ko ngayon.
Kasi kawawa naman si tatay. Yan na. Dito natulog po ay. Sa ano ko lang, payo ko lang mas magandang kasama nyo na yung asawa nyo. Yan na. Uy, umi na nga ito din. Yan na. Sana gumaling pa si tatay. Panginoon ang bahala sa kanya magpagaling. Wala ka bang gustong hilingin o sabihin? Sana po ay matulungan naman po ninyo kami. Itong asawa ko ay sabi na sakit. Suporta na lang po ang kailangan niya sa pagkain, sa gamot. Ako po ay nalilito na. Hirap-hirap naman po kami. Wala naman akong trabaho. Mga anak ko naman naghihirap din. Nabigyan-bigyan naman kami. Siyempre, hindi naman po kami aasa sa kanilang bigyan kami ng lahat na... Bakit po nagtataka lang ako? Bakit ganon eh? Magulang kayo, wala man lang sa mga anak nyo na nagpupunta rito. Bakit po ganon? Mayroon po, nagpunta dito kahapon yung panganay ko nasa Gumaos. Tapos yung anak ko dito nasa Basod, si Ami. Nagpunta naman po dito kahapon. Pagka-ultrasound po sa kanya, uuwi na sila. Inultrasound ito kahapon na. Doon po nalaman, ang sakit daw nito, sabi ni Dr. Tanina, malala na. Dapat ang remedyo lang, wala po niya nanay, walang ibang remedyo, yan ay opera. At malala na. Kaya lang? Kaya lang po niya. Kung papooperahan mo yan, pag isinasalang pa lang anya yan, mawawala na yan si tatay at di na kaya. Sa sitwasyon ng immune system niya? Sinabi po sa akin talaga yun. So mas mabuti pa na sa bahay na lang siya at magkakasama kayo? Ayun po, ang gusto ko naman ay sa bahay na lang. Ang kailangan ko lang naman po ay pagsuporta talaga. At kung anong gusto ng kainin niya, talagang... Kanina nga, nakain naman po yan, pero hindi nakain ng kanin, prutas, tapos yung isda na, ano yan. Ano bang prutas ang kinakain niya? Gayaan po, saka yung mangga. Ah. Yan niya po, ngayon, pag alis ko, makikipag-coordinate ako doon sa taga sa inyo, baka sakali, magawa ng paraan ng mga anak niyo. So, yun po mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW, yan po ang sitwasyon ni Tatay Bonifacio. Kung natatandaan niyo po, sila po yung binlag natin na mag-asawang senior citizen na sira-sira yung bahay na nag-aalaga ng pitong apo. Makukuha na po yung anak na yun. Makukuha na? Ay, maganda. Maganda. Sana makuha na sila para nun... Makaano naman kayo, yung hirap eh, mabawasan naman. So yun po na yan, gagawan ko muna ng paraan ngayon. Mag-ano muna ako, tatawagan ko muna yung mga pwede kong tawagan na taga sa inyo. Gusto, para... gusto ko nga ni Kuya Mel ngayon na po tabi at ayaw ko nang... Opo, paglabas ko lang po ngayon at ano, makikipag-coordinate po ako doon. Gusto pa isumpungin naman ito, doon na sa bahay. Wala po kasi akong signal dito, wala signal. Hindi ko kaya ito dito pag ito yung sinumpong. Takot na takot ako. May nervyos ako talaga. Yan po yung sitwasyon ni ano ni Tatay Bonifacio. Kawawa naman. So, kailangan niya operasyon. Pero hindi na kaya ng operasyon. Ang doktor na rin mismo ang nagsabi na baka pamaya isinasalang pa lang, bumigay na si tatay. So, ayan, anuhin natin. Pagdasal po natin si Tatay Bonifacio. Yan, at sana makasuporta po ako habang siya ay buhay sa mga pangangailangan niya, mga prutas at saka yung mga gamot na pansamantala. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanood. Yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Kuya Mel, yan, pakisubscribe ko po Kuya Mel. At syempre, Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Follow nyo rin po yung aking Facebook page, Kuya May. Maraming salamat po. Yan, pagdasal po natin si Tatay Bonifacio. Yan.
i-update ko po kayo at ako po ay gagawa ng paraan. Pagka po wala akong nakausap, eh bukas ng umaga po ay tatakbo ako ng Gumaos para sabihin sa mga anak ni Tatay Bonifacio na kailangan na siya sunduin. Yan lang po, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang gabi po. Po mga kalingap, yan na lumabas na po tayo sa ospital, yan na kumuha po tayo ng gana po tayo ng contact natin doon sa kanilang barangay. Nakontak ko naman po yung chairman, kaya lang wala si chairman doon sa kanilang lugar, nasa Paracale, wala sa Gumaos. Kaya ang gagawin ni chairman, maghahanap po ng ano, ng pwedeng ano, pwedeng sumundo sa kanila dito. So, yeah, sabi ko na lang po, antayin lang nila yung message ko kasi wala rin silang cellphone dito. Baka mangyari, babalik ako dito para sabihan sila na susunduin or what, kung anong decision ng chairman nila. Ayun to, si Nanay Nora, wala din pong pera. Yan, binigyan natin pambili ng pagkain. So, ayun po. Kaya, naghihintay po ako ng mga tawag nila. Ito na po. Hello, Janet? Hello, Janet? Ganito, no? Si Nanay Nora, palabas na sila, tsaka si Tatay Nestor. Yan, kailangan sila Nanay Nora, sila Tatay Bonifacio, kailangan masundo na dito sa ospital kasi ano na sila, naka-release, may release paper na sila, susundo na lang ang wala. Oo, pakisabi, sa barangay, nakausap ko na rin si chairman. Sabi ni chairman na maghahanap siya ng pwedeng sumundo dito. Ayun. Urgent yan, ha? Urgent yan. Kailangan, si Nanay Nora iyak na ng iyak dito dahil ano, wala na siyang magawa eh. Okay, sige, salamat. Ayun po, nakausap natin yung isa sa kapitbahay nila ron. So, sana po makakuha ng service yan na si Tatay Bonifacio. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Yan na maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat.